Viva la Birhen, kapayapaan mga kamanalakbay. Ako po muli si Father Nate Tolentino para dito sa ating podcast na Pueblo Amante de Maria. Kumusta na kayong lahat? Sana ay free pa rin kayo sa coronavirus at sana malusog ang inyong mga katawan. Narito po ang ating kasamang cute na assistant dito sa katedral, Father JP. Hello, Father. Maraming salamat po, Father Nante. Viva la Virgen, kapayapaan ho sa inyo, aming kamandalakbay. Kamusta ho kayo? Ito naman po si Father John Paul Buenafe, isa ho sa mga assistant parish priest ng Antipolo Cathedral. Father Nante, naiwan po ako nung last episode. Oo, akala namin na masko ka na, Father. Akala mo Christmas na eh. Opo, ayan. Di ka tuloy nakapunta sa Badok. Sa Norte, oh, Father. Sa Ilocos. Sa Ilocos. Ang ganda-ganda din sa Badok, Father. Ngayon, Father, saan tayo pupunta? Pagkatapos Father, nung nanggaling ho tayo sa North, sa Ilocos ho, ngayon, pupunta ho tayo sa South. Sa Lapas wow. Batchoy. Ano pa bang pagkain doon? Pansit Molo. Pansilios. Tawagin mo na, Father. Mga kamanlulakbay, pupunta ho tayo sa Archdiocese of Haro, sa Iloilo. Ayan ho. Kaya Father Nante, welcome na ho natin ng ating kagalang-galang na guest sa episode na ito. Kasama po natin ang isang Batikan na rektor ng seminaryo, tagahubog ng napakaraming pare. Napakatagal po daw nito sa seminaryo. Kaya parang nakakatakot. Rektor, alam na natin. Pero napakabait po niya. Napakaamo ng mukha. At ngayon po siya ay rektor ng National Shrine at rektor ng katedral ng Our Lady of Candles. At siya po rin ang Vicar General ng kanilang Archdiocese. Mga kamanlalakbay, si Reverend Jose Marie Amado Delgado PC. O Monsignor Joe Marie. Welcome po, Monsignor. Viva la Virgen! Viva! Kapayapaan para sa inyo, para sa ating mga kamanlalakbay. Very happy to be part of your podcast sa araw na ito, especially by giving us the chance to also share our faith experiences with Our Lady of Candles. Thank you po ng marami kasi pinaunlakan niyo po kami, Monsignor, sa podcast na ito. Kahit malayo po tayo, alam niyo na ang teknolohiya, magkakalapit tayo. Simulan na natin, Father, ang ating kwentuhan para sa Our Lady of Candles. Hello, Father. Mga kamanlalakbay, syempre ho, bago tayo magtanungan with Monsignor Joe Marie, ano ho, tignan muna natin, bisitahin muna ho natin ang brief history ng pupuntahan ho nating simbahan. Yung simbahan na napupuntahan natin ay itinatag noong 1587 ng mga misyonerong Agustino. Ano ho? At una dati sa itinatag ito sa Alangan. Tama po ba, Monsignor Alangan? Okay. Na ngayon ay Alangan. Ano na? Lapas sa Iloilo, ano ho? Medyo malapit sa atin, Father natin, dahil na search ko ho ito eh. Accidentally sinesearch ko yung Lapas Batchoy, ang lumabas yung Our Lady of Peace, yung kagaya ho ng ating patron. Ano ho? Nice. Tapos ang simbahan na napupuntahan natin, mga kamanlalakbay, eh, katulad din ho ng ibang mga lumang simbahan, nasisira ng earthquake, lipat-lipat ng mga location, kung saan hindi binabaha, kung saan mas maayos maitatatag. At ang isang significant sa mga nangyari sa simbahan ito, noong 1965, ano ho, nang itatag siya bilang katedral para sa archdiocese ng Haro, Iloilo. Haro. Brother Franz, Brother Ivan, di natin makakalimutan yan, di ba? Sa Philippine church history natin, idinidil sa utak natin na after nung tatlong, apat na major dioceses, sumunod na yung Archdiocese of Haro. At ito ho, mga kamanlalakbay, very special ho dahil si Nuestra Senora de Candelaria of Haro ay naging patroness of Western Visayas noong 1981. Idineclare siya ni St. John Paul II bilang ito nga, patroness ng Western Visayas. Naku, napakaganda ho ng istorya kung paano nakita ang image ng Mahal na Birhen ng
Candelaria. Mamaya ho siguro kay kwentuhan tayo ni Monsignor Joe Mariano ho. At recently, noong February 2, 2012, due to the impact of the devotion to the title Our Lady in the Visayas and in other parts of the country, ginawaran siya ng CBCP ng pagiging National Shrine. Kaya mga kamanlalakbay, halina, pumunta tayo sa National Shrine of Our Lady of Candles, St. Elizabeth of Hungary Cathedral sa Haro, Iloilo. Salamat, Father JP. Monsignor Joe Marie, bakit po ba tinawag siya na Our Lady of Candles? Pwede tayong bumalik ng konti sa historical background. Opo. The parish started as an encomienda in 1571. 16 years after, in 1587, it became a parish. And it was also during this time na natagpuan ng isang fisherman itong image ng Nuestra Señora de la Candelaria. And they brought this to this parish na before nasa Alanga, now La Paz. That time, ang patroness ng parish is Our Lady of Nativity. So, Our Lady of Nativity siya, tinala doon yung nakita nila na image. And for 61 years, ang patroness was Our Lady of Nativity. Now, when in 1636, they started already to move out of that place kasi ang daming factors kasi yung inclement weather, yung mga marauders, Muslims and Dutch during the time. So they tried to find another place, no? In fact, it was the start of a kind of a pilgrimage of this parish, moving to where it is right now. Now, it was during the time na umiba na yung patroness. Although there was no real documentation how it happened, pero when they left that place, they started already to have the Nuestra Señora de la Candelaria as their patroness. Opo. Pareho lang naman sila, di ba, na mahal na Virgen. Yes. No, siguro it has something to do with the akin lang to ha, akin lang to personal na opinion, no? Maybe it has something to do with the intercessions, miracles, yeah, that were brought to them precisely because they seek out this intercession from the Blessed Mother through this title of Our Lady of Candles. Okay. Yun po pala yung pinanggalingan na may dating parokya tas nilipat kaya nabago yung title. Nabago yung pangalan ng parish. Now, it was a long journey, no? Nag-transfer sila sa finally in this place and na-finalize itong place na ito between 742 to 1744. Tingnan niyo, no, ang haba. Yes. Marami kasi siyang dinaanan ng mga lugar, eh, no? And thanks to Father Juan Aguado, OSA, kasi he was the one who drafted the basic town plan, constructed a convent and a church na mga 100 meters lang from its present site now. No? Mm-hmm. So, napakalaking trabaho ang ginawa ng mga Augustinian missionaries
for this parish to be established. Finally, where it is right now. Tungkol po sa title, Monsignor, bakit po Birhen ng Candelaria? Panuwesa Señor de la Candelaria. Well, that's an old title that was already their what you call devotion since then when they transferred. So, kung ating titingnan, it has something to do with yung popular story niya ba na nakita siya sa riverbank, tapos they thought pwede nila madala siya sa isang place, pero ang bigat-bigat, no? When they were thinking of moving this image to the place na that was their original intention. Pero nung inisip nila na dalhin nila sa Alanga, parang gumaan. Uh-huh. And they interpreted that as this lady would like to find a home in that parish. Father JP, may tatanong ka ba kay Monsi? Ito po, Mons, paano, ano ho bang sabihin nating saan ho kilala yung Mahal na Birhen ng Candelaria sa pagdedebosyon ng tao? Kasi lagi ho namin tinatangkwari ho dito sa Antipolo, alam naman ho natin yung mga maglalakbay, nagpapabless ng sasakyan, ano ho, motor, tapos yung mangingibang bansa, dito ho pupunta sa Antipolo para magpabasbas, humingi ng tulong, ng pag-iingat sa kanilang paglalakbay. Sa haro ho, sa Nuestra Señora de la Candelaria, saan ho kilala si Mama Mary sa pagdedebosyon? Siguro masabi natin na sa common tao. Kasi ang general experience of the common tao is through her may nakikinig sa kanila at sinasagot ang kanilang kahilingan. No? It's not just because of very specific group of people. No, pero yung common tao, like for example ang mga testimonies nila through the years, naghihingi sila sa kanya ng intercession for their needs like safe trip, recovery from sickness, to land a job or to find a husband or wife, gift of a baby, boy, for example to a couple with several daughters already, passing grade sa board exam, prayers for reconciliation in the home, good health, good weather. Kung titingnan mo, at large yung mga needs na hinihingi nila. And very common. And ang feeling ng mga tao, napapakinggan talaga sila. At nasasagot talaga yung kanilang mga dasal. So that's one, no? And of course, number two, masabi natin na may na inherit kasi ng mga stories from of old eh, na saan ang may mga taong nagte-testify na nakita nila yung mahal na birhen kasama yung kanyang anak. Diyan sa plaza, meron kasing well diyan, may natural flowing water, pinapaliguan niya yung kanyang umiiyak na anak. Tapos nakikita din nila siya na bumibili ng oil para siguro i-massage sa kanyang anak. No? Very, very ordinary. Parang she was walking on the same ground with our people. And that's the second reason why she became very close to them. And of course, number three, ang special intercessions niya talaga sa mga times na, like for example, Second World War. We were told na through the stories that came to us na that time, naghingi sila ng tulong sa kanya na cover sila ng cape ng Blessed Mother kasi may bombing and all of these things. And they survived. No? And therefore, they feel that the Blessed Mother was really listening to them. And then,
lastly siguro, connected dito sa mga tao na ito in their devotion, yung perdon, yung kandila, yung candles ba? Na para sa kanila, itong ordinary candle na blessed through the intercession of Our Lady of Candelaria is lighted during their special prayers for their special needs. Prayers to ask God's protection during calamities and in times of great danger. At ang dami sa kanilang makakatestify na may sagot. No, they feel a deep sense of security and that they are being enveloped by her cape, by her love, by her warmth. It is also lighted to pray for the dying, to commend his or her soul to God. It is also lighted to pray for special petitions, especially now sa panahon ng COVID, no? And it is also lighted by the families for special celebrations at home. Kaya, through this perdon, the Blessed Mother entered into their homes just as the Blessed Mother entered into their hearts as well. At ang ganda lang, kasi image siya ng Candelaria, pero hinahawakan niya yung Holy Child at nire-reinforce ito si Jesus na light of the world with this lighted candle. So as Mama Mary enters into their heart, she brings with her our Lord. And that's why their affinity with the Blessed Mother brings them also to grow in a life of Christ-centeredness. Napakaganda po nung sinabi niyo, Monsignor. Thank you po. Ang ganda-ganda na nasa mga ordinaryong tao lang, nakaka-identify yung mga ordinaryong tao sa Mahal na Birhen at yung significance ng candle. So, Monsignor, pag pupumunta dyan, dapat magsisindi ng kandila? That has been part already of the religious tradition. Beside the cathedral, mayroon kaming Chapel of the Lights. Opo. No? Na doon kayo nagsisindi nitong kandila na ito. And the image there is the original image pa of the Blessed Mother. That was the image na sa loob ng cathedral before. So nilagay siya diyan sa ano, kasi may malaking image na ngayon ang Candelaria doon mismo sa loob ng cathedral, 1950. Nagawa 'yon, ano. So diyan taimtim, makikita mo diyan talaga taimtim na nagdadasal yung mga tao as they light their candles. Pero at the same time, 'di ba, siguro maabutan niya natin sa ating question and answer mamaya. In crown kasi siya ni John Paul II. So mayroon siyang shrine sa harap mismo, sa facade mismo ng cathedral. May image siya doon. Na yung mga tao ay often, umuuna sila, akyat doon. Nagkukwento sila sa kay Mama Mary through their silent prayer. Nagtatouch ng kanyang, ano, ng, hindi nila matouch yung image kasi nakalagay sa case, no? Pero this pandemic, we tried as much as possible to tell them not to. No? And then from there, galing doon sa kanilang pag-akyat, sa kanilang pag-usap, bumababa sila, pumupunta sila doon sa Chapel of the Lights at doon sila nagsisindi ng perdon. Nice. Ganda-ganda ng kwento ng Our Lady of Light. Our Lady of Candle, sorry. Parang si Cristo talaga naliwanag, ano? Meron ka bang follow-up question, Father JP, kay Monsignor? Father, bago ho natin palalimin yung, ano ho, yung reflection natin tungkol kay Mama Mary, Our Lady of Candles, ano ho, pakinggan ho natin, mga kamanlalakbay, ano ho, ang isa talagang patotoo na talagang si Mama Mary ng Our Lady of Candles ay talagang nakikinig sa mga panalangin ng lahat ng lumalapit sa kanya. Kaya ho, Father Nante, Monsignor Jomari, pakinggan ho natin ang ating sharer para sa episode na ito na ibibigay ho sa atin ni Brother Franz Baasis. Pasok, Brother Franz.
Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong lahat, mga kamanalakbay. No, napakaganda ng pagbabahaginan ngayon, ngayong sa episode natin ito, no, tungkol sa Our Lady of Candles. No, di ba, marami sa atin talaga, no, kapag nagdadasal tayo, yung parang nagtitirik talaga tayo ng kandila. No, parang yun yung magiging simbolo ng ating panalangin. No, na pag nakatirik yung kandila, no, mas parang feeling natin, no, talagang dumarating sa Diyos yung ating mga panalangin, no? At yun nga, no, maganda ring image yun ng ating mahal na ina, no, na talaga pagdala, no, ng panalangin sa ating Diyos. Ngayon, matutunghayan naman natin, no, ang isang kwento, no, ng pagdedebosyon, no, ng isang kabataan na tagaharo mismo, no, isa siyang member, no, ng Legion of Mary, no, debotong deboto ng ating mahal na ina, no. Siya ay nagmula sa Candelaria Curia. Pinapakilala ko sa inyo si Brother Yuner Estimada. Viva la Virgen, kapayapaan sa inyo. Viva la Virgen, kapayapaan sa inyo, kamanlalakbay. Ako po si Brother Yuner, member po ako ng Legion of Mary. Member po ako ng Legion of Mary since I was 12 years old. Bata pa lang po talaga kayo, debotong-deboto na po kayo ng mahal na birhen. Actually po nag-start po ako ng pag-member ng dati kasi nag-floris di Mayo po talaga ako when I was 7 years old na member po ako na nagpo-Flores de Mayo, doon pa ako talaga nag-umpisa. Then when I was 12, yung catechist namin sa barangay, sinabi niya sa akin, Yuner, ang pumasok ka sa Legion of Mary sa cathedral. Sabi ko, sige po, okay. Then every week nag-attend kami ng meeting kasi sa Legion weekly meeting po talaga siya. Then when I was siguro mga 12 din po talaga, nag-umpisa ako mag-devotion, the prayer to Candelaria. Kasi that time, when I was 12, yung tatay ko kasi na namatay siya that year. Yung edad ko rin po 12, then pumasok ako sa Legion, I think June. Then ng December, namatay po yung tatay ko. So doon po kami nag-umpisa talaga na mag-pray kay Candelaria, kay Mother Mary, na siya po yung maging gabay namin. So talagang sa, para sa inyo, no, siya yung gumagabay sa inyo, no, kahit doon sa pinakamalungkot, no, na bahagi ng inyong buhay, no. Oo. Sa kanya po kayo kumapit, no. Oo. So para po sa inyo, no, sino ngayon ang Birhen ng Candelaria po para sa inyo? Para sa akin po, siya yung nanay na palaging gumagabay sa akin, sa aming pamilya. Kasi po, parang pag nandyan ka sa kanya, parang pag nagdasal ka sa kay Candelaria, parang feel mo na, parang you are, parang ano ka, parang you're safe. Parang ang feeling na wala, mawawala lahat ng bigat, lahat ng problema, parang kahit anong pagod, pag nagdarasal ka sa kanya, parang mawawala lahat. Talaga po, no, yung talagang pagramdam mo na nandyan siya, no, dahil gumagaang yung inyong pakiramdam, yung inyong pumbuhay, ano. Meron po ba kayong talagang specific, no, na karanasan, no, kung saan naramdaman ninyo, no, nakasakasama niyo po ang Birhen ng Candelaria? Yung specific na naging para sa akin noong 2010 when I was diagnosed in na hospital talaga ako ng pneumonia. Then mga siguro 1 month ako na sa hospital, then wala talagang everyday nagdarasal lang po ako ng nagro-rosary ako daily. Then after rosary, nagbabasa ako ng ang prayer for Candelaria. Yun lang po. Parang sabi ko, sige, Mama Mary, ikaw na pumala sa akin, kahit anong mangyari, tinatanggap ko po. Kasi ikaw talaga yung nanay or yung ina na alam ko, gagabayan po ako.
So, talaga nagdasalan po talaga ako the time. Then, almost a month ako na nasa ospital. Pero, parang nailigtas pa rin ako. Sabi ko sa kanya, Mama Mary, wala, hindi ako mag-worry. Lahat ng ito, lahat na mangyayari, tatanggapin ko po. Ikaw na po yung bahala sa akin. Alam ko po, gagabayan mo ako. Kung ano man yung magiging plano mo sa akin, inatanggap ko po. Then, nag-rosary lang talaga ako everyday. Kami ng nanay ko, then novena to Candelaria, yun lang po. Talagang may sakit po kayo, no? Nandiyan pa rin yung naramdaman niyo, yung mahal na ina, no? Oo. Nakasama niyo dahil sa inyong pagdedebosyon, no? Sa kanya. Meron pa po ba kayong kwento at may bahagi po sa ating mga kamanalakbay ngayon? So, para sa akin yun, yung kay ang pagdedebosyon sa Candelaria, kasi parang miraculous siya eh. Parang lahat ng hirap namin sa buhay, like nung nawala yung tatay ko, yung nanay ko kasi everyday nagtatrabaho siya, pero kahit pagod na paggabi, talagang kailangan magro-rosary kami. No, nagro-rosary kami daily, then mag-pray ng kay Candelaria na devotion. Sabi niya kasi ito lang yung makakatulong sa atin eh. Wala nang iba. Talagang ang Candelaria, si Nuestra Señora de la Candelaria lang po. Yung time na yon, everyday talaga nagsisimba ang nanay ko. Then, kahit pagod na siya, paggagabi, talaga kailangan magro-rosary kami. Kasi parang yun yung sandiga namin, yun yung naging gabay, yun po yung naging lakas namin sa araw-araw na paghahanap buhay. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi yung episode po na to, no, Brother Yuner. No, talagang mga kamanalakbay, no, ang ating buhay, no, marami tayong pagsubok talaga na pagdadaanan sa buhay, no. May mga mawawala tayong kapamilya, makakaranas tayo ng matinding pagsubok sa ating buhay, no. Pero katulad ni Brother Yuner, no, nagkaroon siya ng pag-asa, no, sa Diyos, mangkla siya sa Diyos, no, sa pamamagitan ng pagdedebosyon niya, no, sa mahal na Birhen ng Candelaria. Yun din yung gawin sana natin, no, lalo na sa panahon ngayon na maraming mga pagsubok na pinagdadaanan tayo, no, para manatili tayo sa Diyos. Kailangan natin ding magdebosyon sa ating mahal na ina na siya yung magpapaalala sa atin at kagabay sa atin sa lahat, no, ng ginagawa natin sa ating buhay, sa paglalakbay natin na ito. At sigurado ho, no, katulad ni Brother Yuner, sabi nga niya nakakaya niya yung lahat, na pagdadaanan niya yung lahat, no, sa tulong ng ating mahal na ang Birhen ng Candelaria. Viva la Birhen! Kapayapaan po sa inyong lahat. Pinabalik po namin kayo ngayon kay Father Nante, kay Father JP at kay Monsignor Jomari. Napakaganda ng sharing ni Brother Yuner. Isipin mo, Father JP, bata pa lang siya. Meron na siyang debosyon sa mahal na Birhen ng Candelaria. At hanggang ngayon nga, naglilingkod siya sa simbahan. Malaking bagay talaga yung mga magulang na yung mga anak nila nilalapit na kagad sa simbahan. Ngayon, balik na po tayo kay Monsignor Jomari. Balita ko, Monsignor, canonically crowned daw yung Birhen ng Candelaria. At mismong si Pope John Paul ang nag-corona sa kanya o sinong po? St. John Paul II po. Anong taon po? The statue was declared patroness of the Western Visayas by Pope John Paul II, who in person canonically crowned this image on 21 February 1981 during his first apostolic visit to the Philippines. You know, at that time, yung Haro, yung archdiocese, has a population of 1,432,000. And 95% of this were Catholics. Now, yung buong Western Visayas at that time has a population of around 5 million. A big majority of them are Catholics. So, yung mga archbishops, 2 archbishops and 6 bishops of Western Visayas invited the Pope
to grace this vast numbers of Catholics with his presence. Para naman na makita nila talaga sa lifetime experience, makita talaga nila si Pope John Paul II na ngayon ay Saint John Paul II at ma-bless talaga sila at salamat naman at pinagbigyan sila. That's why he came over. Details ng kanyang visit, February 20, 1981, 5:15 dumating siya dito sa aming airport, and then the next 14 hours he stayed with us. And in the words of our late Archbishop Alberto Piamonte, he said, at that time he was the auxiliary bishop, no, auxiliary to Archbishop Artemio Casas. He said, Iloilo City became Rome, Haro became the Vatican, and Haro Plaza became St. Peter's Square. Why? Because he was welcomed by an unprecedented number of the faithful that reached around 1.5 million people. And they were singing and they were praying and they were extending both in their silent prayers and vocal prayers and songs their expressed need to be blessed by the Holy Father. And it was during this time that the Holy Father also crowned the Blessed Mother. So 40 years talaga ngayon. History talaga yun, Monsignor, ano? Napakalaking. Yes, of course. Hindi mapapantayan yung kasaysayan. Hindi mapapantayan yun. Ang kasayahan ng mga tao, yes. ang nabuhay na pananampalataya, ang na-multiply na bunga ng pananampalataya in what you call this, in spiritual and ang ating mga corporal works of mercy, no, ang mga na-renew na mga families and parishes, hindi mo ma-quantify yun eh. Yes. Ang lalim talaga at ang lawak ng bunga ng pagbisita ng Holy Father, the Vicar of Christ, no? So this year, dahil pandemic, so simple lang yung aming ano, wala talaga kaming really special activities na ginawa. Except na, of course, nagmas at pinapagpatuloy lang namin ang sinimula naming program dito sa parish na tinatawag naming Kabalaka or Damayan, no? Sa program ng aming Parish Social Action Ministry. That since last year up until now, we were able to give mga 8,000 food packs na to our recipients to aid them, especially in this time of the pandemic, no? At tinuloy rin namin kahit na ganito kahirap yung aming medical aids to walk-in patients every day dito po sa cathedral, no? Nag-stop lang kami during the Holy Week last year and Holy Week this year. Pero from Tuesday to Friday, bukas yung aming social action office, no, to continue this help that we are extending to our people, devotees, pilgrims, and the faithful of our Lord Jesus Christ. Congratulations po, Monsignor. Mons, pari na po ba kayo noon? No? Seminarista kayo na dumating? Seminarista pa ako noon, the time when he came. Siguro, nag-serve pa kayo sa kanya. I was studying there in Manila the time eh. So hindi niyo siya nakita? Hindi ko siya nakita yung mga kwento. I was impressed by so many stories that I heard when I came for a visit. No? Pero siyempre, basta tiga Iloilo ka pag kung nandun si Pope John Paul, di ba? Proud na proud. Napakalaking blessing po sa inyo yon. At saka every year may mga ano eh, may mga ma-meet ka na tao na
na their stories will lead you all also to go back to that time. Mm-hmm. Ilang beses na ako nakarinig na out of the blue lumalabas yung kwento nila about the visit of the Holy Father. Yeah, I mean, from the older priests, no? Before our Archbishop, late Archbishop Piamonte died, I worked with him, naging secretary niya ako, nag-work din ako sa pastoral secretariat with him doon sa kanyang residence, ang aming office. Dami rin siyang kwento, no? About the visit, no? And that's why po, naging santo pa yung Pope, eh, di ba? Oo, naging santo siya. At saka yun nga sabi ko, you cannot quantify the grace or graces at saka networks, of graces that came, yes, out of that visit. Hindi lang yung isang linya, no? It was really a network of grace, yung binubuhay ng yung presence ng Vicar of Christ. Iba yung binubuhay niya, ang daming areas ng buhay ng tao at ng community ang kanyang binubuhay. Tama po. Pinagpala yung katedral niyo, Monsignor, at pinagpala din kayo. Sana pagpalain tayo lahat. That's why kahit na medyo mataba ako, especially prior to the pandemic, talagang kahit na hinihingal ako, umaakyat ako doon kasi I follow the footsteps of the Holy Father going up. Ilang beses na nga po ako. Just asking the Lord, Lord, yung mga naiwan niya na grace dito, sana magiging binhi. So may image na si Pope John Paul dyan na malaki, Monsignor, nagpagawa na kayo. Wala dito sa Negros, meron siya sa Bacolod. Mm-hmm. Pero dito ang image is in the hearts of people, eh. Yes. Doon buhay. Doon buhay sa puso ng mga tao. Amen. Father JP, meron ka ba bang itatanong kay Monsignor? Sana pa nakikinig ako sa Father Nate habang nakikinig ako sa sharing ng Monsignor, na-intriga ako, gusto ko hong malaman. Kasi ho, Father Nante, Mons, ako ho, I was ordained on February 2 this year. So, para bang gusto kong ma-develop yung devotion sa Our Lady of Candles. Kaya kanina habang nag-share ho kayo, na-intriga ho. Kayo ho, Monsignor, sa yung personal ho ninyo, bilang kayo ho, bilang pare, bilang Monsignor Jomari, ano ho ang maisi-share ninyong experience nyo sa Our Lady of Candles, yung devotion nyo ho sa kanya? Actually, nung hindi pa ako nakapasok sa seminary, kasi pumasok ako ng seminary high school, eh. Pero hindi pa ako pumasok ng seminary, naririnig ko na sa lola ko na malaki ang piyesta ng Candelaria, February 2, tapos hindi din i-describe sa amin, may Ferris wheel, maraming pagkain and all, no? So, yung una talaga na nag-get ng attention ko about the Fiesta of the Candelaria is not really the Blessed Mother and the Perdon and the Eucharist and that one, no? Kundi na sana makapunta rin ako sa piyesta kasi gusto ko maglaro sa plaza, eh. Di ba? Maraming mga dyan. No? So, kasi yun ang nag-impress sa akin. But when I started already to be in the seminary, pag fiesta kasi nagpo-procession, di ba? Tapos, nagpo-procession talaga. Tapos you get to know people na nag-work dito sa parish. You get to know people like yung mga kina-Yuner, kina-Asli, yung mga pareho ng ganyan na mga tao na talagang they were touched by the presence and their prayer to the Blessed Mother, no? Actually, to Jesus through the Blessed Mother, you begin to listen, no? And you started also to visit by your own volition. You also started to go there in front of the cathedral and then begin to talk. And then unti-unti umaakyat ka na doon. And then later on, nagbibili ka na ng perdon, no? It's really learning it through life, no? Through life. And then yun na ang the more personal side of this is I think it goes along also with my growth in the experience of God as
a loving father. Parang hindi na detached diyan, no? Parang sumasabay yung appreciation ko of the motherhood of the Blessed Mother. Habang nag-age din ako as a priest and getting more and more focused on my own personal experience of God, hindi na yung masyadong mighty with all his powerful characteristics and all. Yung parang enough sa'yo na ma-experience mo si God as a loving father. Amen. Salamat po, Monsignor. Father JP, meron ba tayong, ano bang challenge natin sa araw na ito, sa podcast na ito, para sa ating mga kamanlalakbay? Mga kamanlalakbay, ano ho, narinig ho natin ang maikli pero makahulugang kwento ng Our Lady of Candles at ng pananampalataya ng mga taga-Haro Iloilo. Hindi nga lang ng mga taga-Haro, ano ho, kundi ng buong Western Visayas at ng buong Pilipinas sa Our Lady of Candles. Ngayon ho, para ho sa challenge natin, ano ho, hinihingi ho sa inyo na tayo lahat ay makapagtirik ng kandila, makapagdasal sa mahal na ina para sa ating bansa. Lalo na ngayon na talaga nasa, nakaipit pa rin tayo sa krisis ng pandemya, maganda hong mag-alay tayo ng kandila para sa at dasal para sa ating bansa. Ang hindi gumawa ng challenge, Father? Ayun. Ang hindi gumawa ng challenge, papangit. Papangit. Ayan. Monsignor, maraming salamat po sa pagpapaulak niyo sa amin, sa inyong mga kwento, sa inyong karanasan sa Our Lady of Candles. Salamat, Father JP. Salamat kay Yunder sa ating sharer. Ako po, personally, kapag talaga pumupunta ako ng simbahan, nagtitirik ako ng kandila. Parang kulang yung punta ko sa simbahan, kahit sa anong simbahan. Sa Europe nga, di ba, ang mahal-mahal ng kandila doon. Magpipilitin ko yung magtirik. Kasi parang alam mo na yung dasal mo hinahatid ng kandila sa Diyos. Ang Birhen ng Candelaria ay ina ng mga taga Iloilo, ina nating lahat, na binibigay sa atin, mga kamanlalakbay, ang liwanag ni Kristo ng kanyang anak. Binibigay din niya sa atin ang kanyang liwanag para maging gabay natin sa panahon ng kadiliman, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemic. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mamamba kasi nandyan ang Birhen ng Candelaria, ang liwanag ng bawat isang Kristiyano. Viva la Birhen! Viva la Birhen! Ngayon po, ingat po natin ang final blessing si Monsignor Jo Marie. May giling panalangin at saka final blessing po, Monsignor. Sabi ni Father JP, pwede akong magdasal sa Ilonggo? Yes po. Yes, okay. O mahigugmaon nga amay, ginhatag mo sa amon ang imubugtong anak. Paagi sa mahigugmaon nga pagkailoy sang mahal nga Birhen Maria. Sa sini nga panahon, ginusoy namon ang dalan sang kadlum tungod sang sining pandemya. Nagatuo kami sa imo wala sing tupo nga pagtatap sa amon. Paagi sa paghigugma kag pagkabalaka sang amon, mahal nga iloy ang Birhen sang Candelaria. Kabay pa nga padayon niya kami nga idalon sa kay Kristo nga amon Ginoo. Agon maatubang namon ang ining panghangkat sang amon sa amon panahon sing may madalom na pagtuo. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The blessings of Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit descend upon you and remain with you now and forever. Amen. Amen.
Viva la Birhen! Maraming maraming salamat po. Viva la Birhen! Mga kamanlalakbay! Friends, welcome to the National Shrine of Our Lady of Candles, Patroness of Western Visayas. I am Marie Pareñas. Come, join me as we get to know Our Lady of Candles. I am Monsignor Joe Marie Delgado, the present parish priest of the National Shrine of Nuestra Señora de la Candelaria in Haro. Monsignor, when did the devotion to the Candelaria started? It was found hundreds of years back, lying on a river bank by fishermen who decided to bring her to another town. The one-foot statue, however, would not budge an inch. She was heavy, too heavy, even for 10 men to carry. Then one of them thought of bringing the image to Haro, and right there and then, before the dazzled eyes of 9 strong fishermen, one of their number easily carried her in his arms. The señora, it was said, decided to go to Haro, and that decision had to be respected. In 1874, the present cathedral structure was finished by the first bishop of Haro, Mariano Cortero Opie. In 1948, it was destroyed by the Lady Kaikai earthquake and later repaired in 1956 by the first Archbishop of Haro, Jose Maria Cuenco. And on February 21, 1981, during his time, the miraculous image of Nuestra Señora de la Candelaria was canonically crowned by the then Pope, now St. John Paul II. This image carries the distinction as the only Marian image in the country that was crowned by the Pope himself. She was proclaimed as the patroness of Western Visayas. So, Monsignor, when was the parish elevated to the status of a national shrine? In January 2012, the Catholic Bishops' Conference of the Philippines approved the cathedral as a national shrine of Our Lady of Candles. The first to receive such status, the first church or shrine to receive such status in Visayas and Mindanao. The shrine of the parish of Candelaria is not only a site for pilgrims and devotees, it also functions as a parish with 20 barangays. I'm Alberto Joliero Yanga, the parish secretary and the cemetery administrator. The parish also offers a medical assistance for the indigent in our community, medical and dental mission, feeding program for the senior citizens in the barangay, free wedding, free funeral masses, adult baptism, and giving of rice and foods for the needy. Even when there's pandemic, the parish at the same time give the sacraments of baptism, confirmation, marriage, anointing of the sick, and confession. Hi, I'm Candy Joy Choco, 21 years old. It's my third year now of being a Haro Parish Youth Scholar. Being a scholar is both an honor and a blessing. We receive financial assistance from the parish that helps us towards our studies. Every first and fourth Sunday of the month, we are having our formation that helps us to become closer and draw nearer to our Lord Jesus Christ. We are also gifted enough to give back to the parish. We share our talents and our time to the parish and the people. We are participating in different ministries. We are doing this to give back to the goodness and the greatness that we receive from the parish and from the people. Yung adla sa tanan, ako si Dudong, 12 years in the service, pagdibutos ng mahal na Iloy. Naging kabahin ako sa parokya producing perdon candles bilang dibuto
Kapasalamat gid ako nga pirmi ako ginahatagan kasanag ni Mama Candelaria. Ini nakabulig man sa akon pamilya kagawalingon. Sa koop mayara kami permission mga meeting nga nakabulig sa akon kag mga upod ko spiritually and financially. Ako gali si Mrs. Maria Elsie Habat, parish coordinator. Nag-start ang feeding program sa parokya October 2018. Tapos that includes 21 barangays. Ang mga recipient sina amo ang mga senior citizens kag ang aton mga less fortunate nga mga kabarangayan. So kanami balakay before kami mag-start sang feeding program, ginakatikais anay naman sila. Tapos before that nag-rosary, and then nagakanta kami mga Marian songs, especially ang himno sang Candelaria, kay hindi lang ang lawas ang tao ang mabusog, kundi pati naman ang ilang spiritual life. Ako gali si Evelyn Nervato. Ang social apostolate program sang parokya as our communal response to love. To love the poor, and social action has been a priority of the parish for many years now. We have this monthly medical mission. For example, sa subong nga pandemic, no, ini nga emergency assistance ang parokya, nag-extend man during the lockdown. Naghatag kita food packs sa ila. Also, we have this program which is the parishes in need. So, ang Kabalaka Fund, amo ni ang nag-support sa programa sang parokya. Kag amo ni ang meaning sang Kabalaka is kaban, agud bangunon sa lapnagon nga kaimulon. Ako gali si Bernadette Aguirre Gumban, isa ka manunudlo, appointed as MKK coordinator sang Magagmay ng Kristohanong Katilingban since 2015. Paagi sa pagtinguha sang Magagmay ng Kristohanong Katilingban, mapatigayon naton ang tanan ng programa sang parokya. Ang aton parokya wala lamang nagasentro sa dako ang simbahan, ang aton katedral, kundi nagpadalom ini sa mga kabarangayan. Paagi sa BEC, mayara na kita ng established officers sa kada barangay. May mga facilities na kita, katulad sang chapel. May ara man kita nga orna. Kung sa diin nagatipon ang mga panimalay sa kada selda, kada simana, sa pagpatigayon sang faith sharing. Inikabahin sa pagtuo bilang komunidad kag matuod-tuod nga simbahan sa mga kubos. At present, we are advancing passionately the program of building Nuestra Señora la Candelaria Parish as communion of small Christian communities. When is the Fiesta of the Candelaria celebrated and what are its unique qualities? The Fiesta of Our Lady of Candles on February 2 every year is attended by thousands of pilgrims who come to pay the respect to the Blessed Mother, be grateful about the gifts that they received through her intercession, and bring with them home after they have attended the Eucharist the tangible gift of the perdon. They light this during the fiesta and bring this to their homes. The perdon symbolizing Christ, who is the light of the world. The Blessed Mother is very much a part and fabric of the faith life of the Jareños of the Ilonggos. Liwanag Kapawa, the Nuestra Señora de la Candelaria has provided us and helped us through the dark. This light is no other than Jesus, her Son. We may not only receive the light of Christ, but also spread it. This is Marie, here in the National Shrine of Our Lady of Candles. Viva la Virgen de la Candelaria!